Mieke Jacobs zat in. Mirre. May report sa amin, hanapan rin si Oscar sa may kura ng alakaw. Pero nang puntaan namin doon, wala na. Baka na maalam mo kung nasaan. Ituro mo lang siya sa amin. Huwag kang mag-alala, hindi namin siya sasaktan. Kung alam mo kung saan siya nagtatago, Hepe, hindi mo na ako makikita rito. Siguradong nagtatago na akong kasama na ngayon. Balitaan ko nangyari sa'yo eh. Mabuti na lang nakaligtas ka. Pinalaan kita na makakain eh. Tsaka mga damit mo. Ano to? Quintas. Alam ko. Pero ibang klaseng quintas to eh. Para ano ba to? Taling niyang kaitay. Nandahil dyan. Kaya hindi ako nakatay. Nagsilbi proteksyo po yan. Laban sa tama ng bala. Huwag mong sabihin agiman to. Wala na ito sa panahon ngayon. Nasuot ni Idea. Lahat ng klaseng sakit na dumapo sa kanya. Ay madaling kumagaling. Hindi siya minum. At naniniwala lang. Sabi siya ng gamot na binibili sa butika. Ngunit nang nilipat sa akin yan, tsaka lamang siya namatay. Kayo lang ako lang maibang pa rin nang dahil sa suot ko yan. Nakaligtas ko. Para manding malayo sa akin ang kamatayan. Hindi ko inaalis sa iyo ang paniniwala mong yan. Pero para sa akin, ang alam kong naligtas sa iyo ay ang pagtitiwala mo sa Diyos. At ang determinasyon mong mabuhay. Walang kinalaman to. Eseng, hindi kita pinipilit na maniwala sa akin. Alam ko ang Diyos na nagigitin sa akin. Pero siguro, magustuhan din niya na mapasangin ang kwintas na ito. Para aking mabuhay pa at magagati sa mga hatihan dinanas ko. Hindi ba? Huwag na nga natin pagtaluan yan. Baka kung saan pa tayo umabot eh. Ang mahalaga ngayon, makaalis ka rito. Alam ko mainit ka. Huwag muna ngayon, Esi. Tatapusin ko muna ang dapat kong tapusin. Good job! 22! Last call! Kwarta na ito, Dodo. Sino ka muna? Last call ka na eh.
para yung napinagbigyan mo sa akin. Marami kang atraso sa akin ngayon. Alam mo, ginamit mo si Magnong Kalabaw at ang grupo niya para gantihan ako. Kinasangkapan mo si Sanjay Kapuli. Para mapagbintangan ako mag-anak. Para makulong. Dahil sa hindi mo makuha si Lucine. Hindi na pala tuloy ako ba? Patawarin mo na ako ba? Hindi ko na ulitin. Hindi ka tamari mapatawan. Dahil sa ikaw ang pumatay sa tatay ko. Ano? Hindi ko naman sinasadya ang pagkamatay sa tatay ko. Baka namang oras niya nang talaga pamatay. Nagbibiro lang naman ako eh. Nakikita mo ba ito? Oh. Alam mo ba kung ano ito? Oo. Oh. Tayo naman eh. Anong gagawin mo niya ako ka? Siya sa mga dinimitang ito ay may laman. Ay, ano ngayon? Anong gagawin mo na? Magdalaro tayo. Ay, tika lang muna ako para makapaglaro tayo ng mahusay. Huh? Ha? Sisindihan mo ito sa ulo mo. Huh? Pag-uwerte ka kapag walang laman. Kung may laman ang mahal at sumabog, sorry ka na lang. Tingnan mo yung ginagawa mo dyan. Hindi naman patas yung ginagawa mo laro natin eh. O, Kareo, hindi ka mong mabuti sarili mo. O, yan. Ang kita mo. Bumalapit na sumabog ang ulo mo. Ha? Huh? Baka, huwag mo naman sabugin ang ulo ko. Eh, wala naman laman ito eh. Huh? Marami ka pa sinasabi. Dito wala kang kansa. Yan meron. Mamili ka. Anong gusto mo? Ay, yung hindi ko gusto. Ikaw na lang bahala. Total, ikaw rin lang nasusunod eh. Tingnan mo ito. Hindi mabiro. Kaya, oh. Kapag itihinipan mo muli, tutuloy yan ang kita. Oh? Oh. Thank you.
nga binabanggit ni Kaising eh. Kaya alam ko na ang tungkol sa'yo. Kung gusto mo, dito ka na muna tumira. At magtrabaho sa tapahanan nyo. Para kahit papano, kumikita ka. Pero, hindi ako marunong ng gawain yun eh. Tuturuan kita. Sir, di ba siya sa Ramos yun? Pumatay sa chief of police. Wanted siya na. O, Sir Ramos! Dito tayo. Dito tayo! Sabi ni Congressman, umpisa sa 15, pansamantala niyo muna ang babawasan ninyo mga siyento. Hindi pwede yan. Lit-lit na kinikita namin eh, babawasan niyo pa. Eh ano pa nga ditira sa amin? Kung ayaw niyo pumayon, hindi na kayo maraming tumulatan upang ito. Kakayaw ko ito ng bagong negosyo at lalagyan ko ng mga sarili matukuhan. Saan naman kami kukuha na ikabubuhay namin eh? Binibigyan ko kayo ng sandigot, ano mo ka na? Pero, hindi naman ako siguro ganun ka sa mga tao. Ano malay nyo? Kung bago makalipas ang sandigot. Pagbago ang isip ko, sigur sa kondisyones na ating pag-uusapan, nasa rest house lang ako. Alam nyo, madaling kausap si Congressman. Ano ko na tatasi mo, ang ganda ng anak mo. Alam mo, Felia, matagal na sinabi sa akin ni Congressman na may gusto siya sa'yo. Ano ba naman yung pagbigyan mo siya na isang gabi? Huwag ka na magdalawang isip, kapatid. Alalahanin mo na lamang ang mga kapihang inabot mo sa kanila. Ang pagkamatay ng iyong mama. At huwag ka na rin umasa na mabibigyan ka nila ng justisya. Sapagkat kung noon na wala
ginagawa mo sa mga. Ito ay pinagkait nila sa iyo. Ngayon pa. Kailangan ka namin kapalit. Malaki ang maitutulong mo sa amin simulain. Sapagat ikaw ay matatagi. Ikaw ay matabang. Pero kailangan mo rin ka na yan. Sapagat kahit gano'ng kakita. Kahit gano'ng kakita. Kung wala kang tungtungan, mabubuwal ka rin. Buksan mo ang iisipan, kapatid. Narito ang paraiso ng pag-asa. Ito ang samahan na mapagbibigay sa'yo ng tagumpay, ng katarungan. Kasi pala kayo mga bayo, Congressman. Tignan mo na. Ngayon lang kita nakita. Sino na pasok sa rin? Kayo. Kayo ang dahilan kung bakit ako lang pasok dito. Dahil sa ginawa niyong pagkakabayo ko, pwede ako gabi. Anong katarantado ng nasasabi? Hindi katarantaduhan ito. Siguro
Marahili maintindihan niya ako, di ba? Ito na yung pinakuha mo sa coconut plantation. Bakit ito lang? Nagre-reklamo na nga mga tao eh. Maliit daw ang kita nila ngayon. Stay ka muna, Kyrie. Akala ko ba'y kaya mo kinuha ang pamamahala ng plantasyon? Eh, para tulungan sila. Bakit mo sila binukwaltahan? Dahil binibigyan ko sila ng proteksyon. Kung hindi dahil sa takot sa akin ang kamag-anak ni Congressman Jimenez, matagal na sila muna. Yung mga manggagawa, karamihan ay kamag-anak ng pabaryo. Matagal na silang naghihiraw. Bakit hindi natin pabayaang makaawon muna? Bago mo sila kaltasan. Paano ang daras sa sakyan? Kung walang gasolina, paano papatapin ang organisasyon? Kung walang pera? Atone Pilayo, isa sa mga kliyente niyo ang nagsumbong sa amin. Sinasabi niya na ito rong bahay lupa mo ay kinamkam mo lamang sa kanya. Anong kinamkam? Idinipensa ko kasi sa korte ah. Dahil panalo ka man ang kaso niya. Pero binayara ka naman ang kaso niya, di ba? Ngunit alinan mo siya. Napapirma mo siya sa isang kontrata para mapasayo ang tahanan ito. Ganyan din ang gagawin sa iyo, Tommy. Pipirma ka sa isang didobsin para mapabalik ang bahay lupa nito sa kanya. Pirma. Eh kung ayaw ko pumirma, papatayin kita. Masunuri ka naman pala, Tony. O sige, salamat. Siya nga pala, Tony. Palagay ko, ang taong katulad mo ay di na dapat mabuhay. Pawalan ka lang. Sino ho sa inyo si Judge Levinson? Ako, bakit? Meron ho sana kung gusto may pag-iisip. Huwag ko isturo ba? Baka malasin ako. Talaga mamalasin ka po ng ako. Hindi mo dadagdagan to, i-impound namin yung truck mo. Bawal naman po kayo siya. Kaya natin ito pare. Kahian lang, mahirap na.
partner. Lahat ng kakompetensya natin sa negosyo, pwede natin dispatchain. Pati yung pumapapel sa anti-car natin. Gusto tayo, hindi tayo masisisi. Itong Hitman. Baliwala na sinasamantala nila ang pagiging wanted ko. Sabihin man nila na ako at ang grupo natin na siyang pumatay sa mga binigyan man nila. Maniniwala mga alagad ng batas. Madiliin tayo. Lalo-lalo na ako. Sapagkat hindi ako maaaring makalanda para i-depensa ang aking sarili. Oo nga. Yan ang dahilan kung bakit kailangan siyang patayin. Meron tayong intelensya. Alam kong mayroong koneksyon ang tao yan. Pero malakas din ang ating suporta. Kaya natin. O, paano pare? O, sige pare. Kung may bago ka sa sakyan, dali mo lang dito. Ayoko.
ko na maging hitman. Huwag mo sabihin may plano kang kalaban siya. Wala. Kinikilala ko siya bilang pinuno natin. Kaya gusto kong magkaroon ako ng aking sariling desisyon. Hindi yung para akong disusi. Na pwede niya akong paandarin pa ito eh, kung kailan niyo gusto. Hindi ako nagkamali ng pagkakilala sa iyo, Oscar. Gusto ko ang pagiging prangka mo. Siguro, gusto mo rin kausap mo, prangka, no? Prangka rin ako, Oscar. Gusto kita. Sinusiyahan ka rin ba ni Kaya ni? Para ano? Para magpakbaba sa iyo? Hindi.
dito. Nung bumabaril ka sa pisngi, suot mo yan? Siguro, agimat yan, ano? Pairam naman, oh. Bakit ba ayaw mo sumagot? Parati ka nalang ganyan, ah. Oo, sir. Bakit, Ernie? Tuloy kayo. Kao, Oscar. Importante itong mission na mapagawa sa'yo. Kapag ikaw ay nagtagumpay, ito isang karangalan para sa'yo at para sa ating samahan. Kabero, magandang umaga sa inyo. Pati mo rito! Papatayin niyo tatay ko! Hindi dito! Napadaan lang. Meron lamang kung gusto rin namin sa tatay mo, Dr. Kika Ernie. Sinasabi ko na nga ba't yan ang itapan ng family. Bueno, panahon lang para malaman mo ang katotohanan. Si Kika Ernie ay hindi katama sa pangkalahatang formulasyon. Kaya ang ating samahan ay peke, kulorong. Matagal na pala kayo magkasama ni Kika Ernie. Bakit kayo sumabi sa kanya? Samantala alam na pala ninyong ganyan. Huli na nang malaman ko. Matanda na ako. Hindi ko na kayang lumaban pa. At saka meron siyang banta na sino man tumiwalag sa samahan ay papatay niya. Ayoko madamay ang mag-ina ko. Kaya pumirmi na kami ron. Bakit hindi kayo pinatay nang malis kayo? Darating yun. Alam ko. Hindi kaya sinisira naman ninyo si Kairi sa kanyang ginawa. Kabero, kung totoo ang sinasabi ninyo, bakit kayo naglihim sa inyong mga kasamahan? Paano eh, nagsisiksik na sa utak nila ang lahat ng salita ni Kairi? Siya ang pag-asa. Siya lang ang magpagpapaligaya. Mag-aangat at kahirapan ng mga tao. Paano mong babalihin yun? Maniniwala kaya sila sa salita ko? Kaysa salita ni Kairi, mahirap talagang tanggapin. Ka-Oscar. Pero wala nang mangyayari. Puro pag-asa lang natin sila sa mga tao. Marami nang naitatagong parents ka, Ernie. Sinusulo niya. At kayo, ginagawa lang niya kayong kasagtapan. Hinihintay lang niya na tumaas ang presyo ng iyong ulo. Pagdating ng araw, siya rin ang makikinabang. Siya rin ang papatay sa'yo. Hindi ako madaling maniwala. Paano ko makasisiguro na hindi kayo nagsisinungaling ang kasinungalingan bago mo mapatunayan ang kasinungalingan? Kailangan malaman mo muna ang katotohanan. Ito ang pinagpili ni Kaya Ernie na gamitin mo. Si Rosana Sanchez, silence, eh? Ang magandang araw. Ang panauhin po natin sa araw na ito ay pangalan ng Pinoy. Ibibigay po niya ang panig ng simbahan tungkol sa nangyayaring krisis sa kasalukuyan. Tulad na sinasabi ng marami, hindi natin sinasabog ang kapangyarihan bilang opisya ng pamahalaan. Hindi rin namin sinasabog ang karapatan ng mga mamamayan na nasa ilalim ng batas. Ang
Ano ba ka, Oscar? Tirahin mo na ang pahimiti mo. Awa. Salamat po sa pagdalo ninyo. Awa ng ano ba? Sige po, Father. Ba't hindi po ang binaril? Ako dapat magtanong. Kailangan ba patayin ang klasit ako? Thank you.
hindi namin natupad ang misyong ipinagagawa mo. Ayaw patayin ka, Oscar, ang taong ipinapapatay mo. Bakit? Okay. Nakasun, nakita ko. Namahal ang mga taong bayan ang taong ipinapapatay mo sa akin. Kapayapaan. Kaunlaran at pagkakaisa. Ang mensahe niya para sa bandang. Pareho lamang kayo. Kaya lamang. Kaya totoo. Ikaw, hindi. Anong pinagkasabi mo? Anong mali mo sa demokratikong himagsikan? Alam ba sulayan na matambayan na matagal ng laki? Ang kailan sulayan ay katarungan at ang pinaglaban ko. Kaya huwag mo sasabihin na ako hindi totoo. Bari hindi baliwalag sa akin ang tungkol sa himagsikan. Pero ang kinakakaulawa, ano tama at mali? Tama ba ang ginawa mong pagpatay sa mga kabalipandan? Sa oras ng himagsikan, ang buwis na katak sila ni kamatayan! Sabi lang ang pagturo masagla. Hindi pala lumabas sa akin. Sila yung mga taksil, pati ba mga bata? Mga matatanda? Mga babae mo lalaban? Binuhus mo silang lahat para makuha mo ang lumang pag-aaral nila. Nagtapos sa akin si Kaberong noon. At naramdaman ko na totoo ang sinasabi niya. Matagal mo lang niloloko ang mga tao rito. Ginagamit mo sila para sa iyong pansarili kapakanan. Wala kayo na, Ernie. Huwag mo nang asahan na magpapailanan pa ako sa iyo. Maghiwalay na tayo ng landas. Sapagkat ikaw, sa kuwag ng mga bayan, isang demonyo na nagkakatawa sa tro. Walang titilo. Sige, na magkamatayan tayo.
ikaw. Oo nga eh. Gabi-gabi na, kasi pa ito? Ngayon na naman nangyari na, siguro ano yung darating ka. Nabigyan ka na ba siya? Oo, sa'yo ko nga pinangalan, Junior. Oo.